Sa ngala ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay humihiling na sana'y samahan kaming muli sa aming pagninilay, sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong banal na salita. Nawa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, muli kami ay tanglawan at gabayan at aming mapagnilayan at maisa puso. At sa bandang huli ay maisa buhay ang aral na ibinibigay mo, Panginoong Jesus, sa amin sa linggong ito, sa patuloy naming pagtahak sa landas na iyong nilalaan sa amin. Hinihiling namin ito, Ama, kasama ng Espiritu Santo, kaisa ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay araw na naman ng Linggo, July 2, 2023. At ang gospel po natin ay Matthew 10, 37-42. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and come after me is not worthy of me. He who cares only for his own life will lose it. He who loses his life for my sake will find it. Whoever welcomes you welcomes me. And whoever welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive the reward of a prophet. Whoever welcomes a just man because he is just will receive the reward of a just man. And I promise you, if anyone gives you even a cup of cold water to one of those little ones, because he is a disciple of mine, will not go unrewarded. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, isa na namang napakabuluhan at napakalalim na mensahe ng ating Panginoong Diyos sa linggong ito bilang kanyang paanyaya para sa ating lahat kung nananais natin na tumugon sa Kanya. At lagi nga nating nababanggit at nasasabi na ang pagtugon kay Kristo, ang pagsunod sa Kanya, ay hindi sumasapat lamang sa pagbabasa ng Kanyang salita o pakikinig. Hindi sumasapat sa pagsisimba lamang at hindi sumasapat sa pagsasabuhay nito sa pamamagitan ng pagiging aktibo natin bilang kasapi ng simbahan. Mga kaibigan, tayo rin ay inaanyayahan ng ating Panginoong Diyos na maging matatag, maging matibay at bigyang lalim ang pagsasabuhay ng kanyang banal na salita. At ito ay muli niyang pinatunayan sa ebanghelyo natin ngayon. Ang sino mang nagmamahal ng kanyang magulang ay hindi karapat-dapat at hindi nararapat na maging tagasunod ng ating Panginoon. Kung titignan natin, kung iisipin po natin, para bang may problema, may mali po. Dahil sa mismong nagsabi sa ika-apat na utos, ay igalang natin ang ating ama't ina o ating mga magulang. Subalit dito sa ebanghelyo ngayon, bigla niyang binanggit ang sino mang nagmamahal ng kanyang ina at ama nang higit pa sa kanya ay hindi makararating at makasusunod sa buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin? Kailangan matuto tayong unahin at matuto tayong bigyan ng mas karapat-dapat na pagtugon, pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoon na may gawa ng langit at lupa, nang may gawa at bigay ng ating buhay, nang higit pa sa ating mga magulang. Hindi po sinasabi ng ating Diyos na kalilimutan na natin ang ating ina at ama. Hindi niya rin sinabi na hindi ka natutulong, hindi ka na maglilingkod, hindi mo na pagsisilbihan, at hindi mo na mamahalin, at dapat mo nang itakwil ang iyong mga magulang. Hindi po. Subalit ang sinasabi
ng ating Panginoong Diyos sa atin ay yung masyado tayong nakakabit o nakadugtong sa ating mga magulang na nakakaligtaan natin na meron pang dapat tayong tignan at bigyan ng pansin na mas malalim, mas malawak at mas mataas dito. At ano po yun? Ang ating Panginoong Diyos, ang siyang melikha ng lahat ng bagay, ang siyang tumawag sa atin upang tayo ay maglingkod sa Kanya at patuloy tayong inaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Ang paglingkod natin sa ating mga magulang at sa ating kapwa ay malaking aspeto ng ating pagiging tunay na isang Kristiyano. At ito ay magiging daan upang sa pamamaraan ding ito ay masusukat ang ating paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay at ang ating kapwa. Subalit, kailangan nating tignan na ang Diyos ang uunahin natin sa lahat. Ang Panginoon ang uunahin natin sa maraming bagay na nangyayari dito sa mundo at sapagkat siya lamang ang pagmumulan ng lahat ng biyaya na ating tinatamasa at sa Kanya rin magmumula ang pagliligtas na ating hinihintay, na ating inaasam pagdating ng tamang panahon. Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay binanggit din ng ating Panginoon, "Whoever does not take up his cross and come after me is not worthy of me. He who cares only for his own life will lose it. He who loses his life for my sake will find it." Ang taong walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang niya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong walang sinasabi at iniisip o tinitingnan kundi ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagiging sikat, pagiging mahusay, pagiging magaling at ang proteksyon niya sa kanyang sarili lamang o sa kanyang mahal sa buhay ang kanyang iniisip ay hindi kailanman o magiging tunay na pagsunod kay Kristo ang nagaganap. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagpapasan at yumayakap ng kanyang krus ang siyang makatutugon at makararating sa kanyang buhay na inilaan ng ating Panginoon. At ang sino mang pilit na itinatanggi at pilit na binibitawan ang cross o ang krus ng kanyang pinapasan dahil napapagod, nahihirapan at nahihiya, ito ay hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa paanong paraan binanggit ng ating Diyos yung mga ganitong gawain na dapat natin bigyan ng lalim, na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga. Sundan po natin yung susunod na mga binanggit. Whoever welcomes you, welcomes me. And whoever welcomes me, welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive the reward of a prophet. Whoever welcomes a just man because he is just will receive the reward of a just man. Ano pong ibig sabihin nito? Ang tunay na pagtugon kay Kristo, ang tunay na pagtugon sa ating Panginoon ay hindi dapat nakatalaga lamang at nasusukat lamang doon sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-aaral ng Biblia, hindi lamang dapat sukatin sa kaalaman natin sa turo at aral ng Diyos. Sa halip ito ay dapat natin ibahagi, dapat natin ibigay sa iba, dapat natin bigyang buhay sa pamamagitan ng paglilingkod, ng ating care, ng ating concern sa ating kapwa. Kaya nga sabi niya, ang sino mang tumatanggap sa mga maliliit na tao o mga hindi mo ka-level na mga tao ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang magtumanggi o magtanggi, tanggihan ang mga taong mahihirap, walang kaya, ay tinatanggihan din ang aking presensya. Ano po ang dapat nating tignan, mga minamahal ko mga kaibigan? Aminin man natin o hindi, tanggapin man natin sa ating buhay, hindi natin maikakaila sa ating sarili na dumadating tayo sa punto na tayo ay nagiging choosy, tayo ay nagiging mapili. Pinipili lang natin ang gusto natin papuntahin sa bahay natin, pinipili lang natin ang gusto natin bigyan ng kung anuman meron tayo, pinipili lang natin kung sino yung gusto natin pakisamahan, at kahit po sa mga okasyon, kapag ang mga nag-i-invite sa atin ay mga mayayaman, maraming pera, mga garbo,
ang mga paghahanda. Dalawa, tatlong linggo pa lamang ay pinaghahandaan na natin to at kailangan natin maging maganda sa paningin ng lahat ng darating kasi mga sosyal, maging magaganda at maraming mayayaman na titingin sa iyo at nakakahiya ang simple lamang ang damit mo. Ibig sabihin, bibili ka ng mas bago, bibili ka ng mas mahal para lamang isuot sa okasyon na iyon. At yon ay talaga namang uunahin mo sa maraming bagay. Yung iba nga, hindi na nagsisimba eh. Yung iba nga, ipagpapalit ang pagsisimba at sasabihin, next time na lang po kami, Lord, magsisimba. Pupunta muna kami sa kasalan o pupunta muna kami sa imbitasyon ng aming kaibigan na may kaya sa buhay o mayaman. Subalit, kapag ang kakilala mo o simpleng pamilya, simpleng tao lang na kakilala mo, ang nag-aaniyaya sa iyo para pumunta sa kanila, maghahanda ng kaunti, may okasyon, ang dami nating dahilan. Minsan ayaw nating pumunta, sasabihin natin magpadala ka na lang ng pera para mapandagdag sa kanilang mga pagkain o kaya naman o ipapuntahin mo na lang yung anak mo, hindi na ako pupunta. Si yung anak mo na lang representative natin. Inaayawan natin, gumagawa tayo ng dahilan kasi nga yung mga taong nag-aanyaya sa atin ay alam natin na hindi natin kauri. Hindi natin ka-level. Kaya anong sinasabi ng ating Panginoon, ang sinumang tumatanggap at nagbibigay ng panahon at oras sa mga taong mas maliit pa sa kanya o mas mababa ang papel na kinilalagyan sa lipunan ay tumatanggap kay Kristo. Kapag puro mayayaman lamang, puro matatalino, puro magagaling, puro mahuhusay lamang ang binabati mo, ang kinikilala mo, ang giningitian mo sa buhay, hindi ka karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Tandaan mo, kaibigan, ang Panginoong Diyos ay nakipamuhay sa mga mahihirap, sa mga inaapi, nakipamuhay sa mga aba, nakipamuhay sa mga may sakit, sa mga pilay, sa bulag, sa ketongin, sa mga taong kinalimutan na ng lipunan nung panahon ng si Kristo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Doon siya lumalagi, doon siya nakikisalamuha sapagkat sa kanyang pananaw at pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon, mas nararapat ang mga taong itong bigyan ng pagkakataon at ng pansin upang makilala nila na ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang para sa mayayaman, hindi lamang para sa may mga pangalan, hindi lamang para sa mga edukado, at hindi lamang sa mga taong pinipili mo na gusto mo lamang makasama sa buhay. Sa halip, ang kaniyang ginawa ay ipinakita ni Kristo na ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Mayaman ka man, marami ka man pera, pero kung hindi mo isinasabuhay ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi ka makararating sa buhay na walang hanggan. Marami ka man pera, edukado ka man, marami ka mang kaibigan na mayayaman, nagbibigay ka, nagsisilbi ka, nag-aabot ka, nagdodonasyon ka sa loob ng simbahan at maaring bahagi ka ng parokya na iyong kinabibilangan. Maaring itong lahat ay ginagawa mo. Subalit sa puso mo, ito ay pagpapanggap lamang. Sa puso mo ay hindi ito tunay at hindi ito nagpubukal sa iyong kalooban. Hindi ka makararating sa paroroonan. Hindi ka tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sinumang mayaman, mahirap, ang sinumang nakakaangat sa buhay na nag-aalay ng kanyang sarili, kinalilimutan ang kanyang sarili para sa iba. At talaga namang nandoon ang kanyang puso, ang kanyang isipan, ang siyang tunay na makararating sa buhay na walang hanggan. Ano ang gustong iparating ng ating Panginoon, mga minamahal kong kaibigan? Ano ba ang gusto niya sabihin? Kaibigan, huwag kang masyadong choosy. Huwag kang masyadong mapili. Dahil pagka masyado kang mapili, baka ang kalalabasan niyan pagdating ng panahon ay hindi ka piliin ng Diyos. Kung paano mong tinatanggap at paano mong binibigyan ng lalim ang pagbabahagi mo sa iba, lalong-lalo na sa mga
Aba, sa mga hindi talaga ka-level ng iyong buhay sa lipunan, ay doon mo mararamdaman at doon mo makikita kung paanong kumikilos ang Diyos. Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsasabi, ano pa ang gantimpalang sasapat na tatanggapin mo kung ang gantimpalang ito dito pa lamang sa mundo ay natanggap mo na sa pamamagitan ng mga papuri, sa pamamagitan ng pagtataas, ng pagkilala ng mga tao na, oh, napakabait niyan, napakahusay niyan, napakagaling niyan kasi tumutulong yan. Pero nandun ka lang, dun sa level na kung saan gusto mong makilala. At kahit na ikaw ay tumutulong sa mahihirap, pero ang intention mo ay meron kang koneksyon na ginagawa para pag ikaw ay tumakbo sa politika, ikaw ay ihahalal, o kaya naman meron kang mga nakatago na mga motibasyon sa dulo ng iyong pagtutulong, sa dulo ng iyong paglilingkod, ito ay hindi karapat-dapat at kanais-nais sa paningin ng ating Panginoon. Ang tunay na naglilingkod kay Kristo, nagbabahagi ng kanyang sarili, hangga't maaari ay hindi namimili ng kanyang mga tutulungan, hindi namimili ng kanyang mga sasamahan, hindi namimili ng mga uri ng mga tao na kanyang kinabibilangan. Sa halip, ang sino mang dumulog sa kanya ay kanyang tinatanggap at tinatrato itong kanyang kauri at kanyang kasama sapagkat siya rin ay anak ng ating Diyos, kapwa natin tao, kapwa natin likha ng ating Panginoon. Wala sa kulay, wala sa yaman, wala sa pananalita, wala sa edukasyon, wala sa karangyaan. Hindi doon kailanman makikita at sasapat ang pagliligtas at ang pagiging karapat-dapat natin sa ating Panginoon. Sa halip, ang hindi natin pagiging choosy, ang hindi natin pagiging mapili ay magiging isang daan at bahag o bahagdan ito upang tayo ay kalugdan ng ating Panginoon. Siguro sasabihin niyo po sa akin, sa panahon po kasi ngayon, ang hirap ng tumanggap ng lahat ng mga tao sapagkat napakaraming krimen, napakaraming mga hindi magagandang nangyayari sa buhay, kailangan din natin proteksyonan ang aming sarili. Totoo naman po yun. Naniniwala po ako, pero hindi lamang po dapat doon natin tignan yung ating panuntunan. Hindi lang natin dapat doon tignan yung ating panukat sa paraan kung paano tayo tumatanggap ng ating kapwa, kung paano natin pinipili ang ating mga kinikilala. Sa halip, ang ninanais at gustong makita ng Panginoon sa atin ay kung paanong ibinahagi ng Diyos ang kanyang sarili, pinasa ni Jesus ang kanyang krus para sa kaligtasan ng lahat, mayaman ka man o mahirap, ito rin sa ganang ating makakaya bilang naglilingkod sa Diyos at nananampalataya sa kanyang pagmamahal ay makayanan o magawa natin na tumulong magbahagi ng ating sarili sa iba, hindi lamang dahil sa meron tayong iniintay na kapalit, hindi lamang sa tayo ay naghahanap ng koneksyon, hindi lamang dahil sa tayo ay merong intensyon na makilala, maging sikat, maging magaling, maging mahusay at bigyan ng mga parangal. Sa halip, mas mahalaga, kaibigan, mas mahalaga, kaibigan, ang parangal na igagawad ng Diyos sa mga tao katulad mo kung ikaw ay ibinabahagi mo ang iyong sarili, tinatanggap mo ang kahit na sino, lalong-lalo na ang mga taong walang kakayahan ibalik ang ibinigay mo sa kanila. Walang kakayahan ibalik sa iyo ang mga naibibigay mo sa kanila. Diyan minsan makikita natin ang nagsisimula ang panukat ng tunay na pagtugon sa ating Panginoon. Huwag tayong mapili, mga kaibigan. Huwag tayong masyadong maging choosy. Imaginin mo kung naging choosy ang Panginoon, baka walang makararating sa langit. Gusto mo ba yon? Hindi, sigurado. Dahil hindi naging choosy ang Panginoon, sa kabila ng ating kahinaan at patuloy nating pagkakasala, tayo pa rin ay tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya anuman ang mga kalalagyan natin sa buhay, mayaman man tayo at ang iba ay mahirap, hayaan natin na ang biyaya na tinatanggap natin ay mabahagi natin sa iba ng mga nangangailangan nang hindi tayo naghihintay ng kapalit.
Lagi nating tatandaan kung paanong hindi naging mapili o choosy ang Diyos, tayo rin dapat ay huwag masyadong maging choosy sa buhay. Dahil pag tayo ay tinatanggihan natin ang mga simpleng bagay na ipinadarama ng Diyos sa atin na tayo ay maging lingkod, tayo rin ay tatanggihan ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat pong muli sa oras na ito. Nawa ay matutunan namin, Panginoon, na kilalanin ka at makita ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, at sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Wag po sana kaming maging masyadong mapili, O Diyos, sa halip ay maging panuntunan namin, Panginoon, na kung paano mo kaming tinatanggap, ay gayon din ang iyong panawagan na tanggapin namin ang aming kapwa, mahalin ang mga tao, aming mga nakakasama, nakakasalamuha, at matuto kami, Panginoon, na igawad at ibigay sa kanila ang pagmamahal, pag-ibig, pangunawa at pagpapatawad kagaya ng ginawa mo sa amin. Hinihiling namin ito, Ama, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen.